yung Makabayan Block, they recently filed a resolution, House Resolution 756. And in this resolution, what they're asking for is i-revoke ng Anti-Terrorism Council ang terrorist designation sa CPP, NPA, NDF, and also again the resumption of peace talks. So in other words, ayaw nilang patawag na terrorist organization ang isang organisasyon na na-designate na ng Anti-Terrorism Council as a terrorist organization. And in my mind, they are revealing themselves. Very obvious. Kasi ano ba yung terrorist organization na ito? Ilan na ba napatay nito? Di ba, Mayor? No, so, pwede po ba, sir, no, na gamitin itong resolution na ito, itong House resolution na ito, as proof, no, when we go to the Anti-Terrorism Council to ask that they designate as terrorist individuals, the only authors to this are once again the CPP, NPA, NDF party lists in Congress. This is Arlene Brosas of Gabriela, Raul Manuel of Kabataan Party List, and Franz Castro of the Alliance of Concerned Teachers. So once again, they are revealing who they are, because what is the CPP, NPA, NDF? Diba? So, sa madaling salita, Mayor, ang ginagawa nila, binababoy nila ang ating demokrasya. Binababoy nila ang Kongreso, no, na ginagamit ang mga batas natin para bigyan ng proteksyon ang isang organisasyon na nagdulot ng walang ibinigay na kabutihan sa bansa, kundi puro kahirapan. At gusto nila i-revoke. So, halatang halata kung sino sila, Mayor. No? So, maari po ba, sir, gamitin itong House resolution na ito bilang patunay kung sino itong mga ito sa Kongreso, at gawin yon as a recommendation that they be designated, these three in Congress who are protecting obviously a terrorist organization? Pwede ba yon, Mayor? No, they cannot use that piece of paper to change everything of what we presently have. The overview of everything. A terrorist is a terrorist. A terrorist is a communist. A communist can be a woman or a man, or with pretended ambience living in a outside world, kunwari, but deep inside, they are really communists or leftists na kalaban ng gobyerno, whose objective, ultimate objective, is to overthrow the government. Ngayon, yung mga purma na yan, pumasok sila, yung hardcore, yung nasa bukid, nagdadala ng baril, yung mga lieutenants, mga commanders, pati yung mga nasa baba, ang tawag nila na nagpaligal. They are, ang status is parang nagpaligal. Yung iba, pumasok sa Kongreso. Kasi dahil inamend ni Cory yung Constitution and provided party list. May partido ka, it's not, ang boto is not universal in the Pilipinas. Kung makagarner ka lang ng mga 300 something or 200 more than 200 something representante ka na. And nag-create ito sila ng mga political parties, party list. Kaya yung mga yan na nanalo, nandyan ngayon sa Kongreso. Kaya anything na hingiin ng militare o sino mang interesadong labanan ang komunista on all fronts, whether in the educational field, scientific field, or nandito sa whatever, sa civilian sector o civil society, labanan natin yan sila kasi pumapasok sila. But your ultimate aim is really to destroy the nation and overthrow the government. Kaya yung mga yan, sabihin ko, yung intelligence man sa military, ibigay yan.
because they are communists. Ngayon, minsan pumupunta ng Bukid, nag-expose yun yan eh. Pumunta ng Bukid, kunwari, observer doon. Marami, ilang beses na ako dito. Punta yan sila sa Bukid. Yung nasa underground sa... nasa urban. Yan na sila, mga leader. Kita mo yung nag-surrender. Yung the latest batch of the surrenderers. Puro may utak. Puro magaganda ang babae. Puro may utak, manghinayang ka. Suma cum laude. Kaya sabi ko, saan kumukuha ang komunista ng sundalo? Kinukuha nila yung ubay utak, yung may at least may common sense. Niluluto nila hanggang saan sila kumukuha? Karamihan, estudyante. Ayun ko, kung pinawala niya si Indayak, sabi ko, pinawala niya, huwag pilitin. You strengthen the PMT and ROTC para i-control yung mga tao na yan kung sino. At least sa eskulahan pa lang, identified na sila. At least doon may kalaban pa sila. Pero ayaw maniwala ng Congress. Okay. Bahala. Kaya sabi ko kay Inday, bitawan mo yan. Di mo kailangan yun. Ilang milyon na hawakan mo, peace and order fund. Labog. Well spent. Mayroon naman tayong ipakita, tayong mga Duterte, anong binigay namin sa Pilipinas. We gave you sa junction ito noon ng MI, MN, in PA. We made it a beautiful city because we simply told our enemies that we love them. That we do not hate them. That we can exist together by just loving at sharing. Yun ang millions of fans na dinududa na nila na kinuha namin, binulsa namin. Ang ayaw ko dyan kasi, hindi ako nagalit dyan sa by itself yung confidential funds. Itong members of Congress na dyan sa left. Hindi nila alam na marami akong kaibigan dyan. Galing akong congressman ako eh. Pati yung mga empleyado. Pero sabi eh, nanakawin lang yan, binubursa lang yan. Kailan pa kami nagbursa ng gobyerno? Dumaan ako ng presidente, sana may mansion ako dito bago mauwi ng Davao. Wala nga akong bahay dito eh. I'm the only president to, walang bahay. Wala talaga. Lahat naman yung mga congressman na yan, mga mansion na yan, may bahay na yan. Pumasok yan sa politika, barong yung medyo in tatter. Kita alam ko ba yung mga yung talagang mga communist front. Yung mga congressman nila noon, ang sapatos, wala pang liston. Putol-putol. After 3 years, Mercedes-Benz, maganda na ang barong, doon na sa yung mabili mo na sa mga tesoro na gano'n na barong. Hindi ako nag-advertise ha, dahil kay Bong. Mga naka-Amerikana, nakapag-abroad na ang mga... Yung mga tamaraw sa sasakyan nila noon na yun. Tamaraw. Kung hindi, yung SUV ng lalaki. Bulahin ninyo ako. Nakita ko with my own eyes. Hindi, alam mo, hindi ako... kayo mga Pilipino, hindi ako nagbubulay, hindi, ayaw ko rin makak sa Tagalog. Dungaling, wala akong obligasyon eh, sa Bible, o sa ano, sa Philippine Constitution, wala akong sinabi na hindi ka kailangan, hindi ka kailangan magsalita, maski mali. Kung mali sa inyong pagtingin ninyo sa salita ko, bahala kayo. Basta dyan ang totoo. Kung ayaw ninyong maniwala, magpakamatay na kayo in sorrow. Inyong konsumisyon yan, hindi amin. Hindi ba kami nagnakaw?
Pero ayaw ko doon sa anak ko. Kaya ako napilitan lumang. Matagal ako nag-timing. Yung bang sa mga newspaper na naglabasa na quote na ito, quoted ito si Kung Lasing, wala, ibubulsa lang yan na nakawin nila. Ako, presidente, tanungin mo yung baski sinong empleyado dyan. Magtanong ka lang ni isang empleyado sa Office of the President sa labas, sa clerk dyan. Tanungin mo lang sila kung naghawak ba ako ni 10 piso dyan. Na nagpirma ako dyan ng para pang wala akong incidental expenses. Merienda ako na. Sabagay, libre naman. O, swildo lang. Swildo lang. Okay. Kaya, ito mahirap kasi sa puro sa karami ng tulisan dito sa Pilipinas, Pastor. Hmm. Akala nila lahat ganun. Lahat tulisan na. Oh. Kaya yan ang umpisa ng sana all. Sana all. Ngayon, follow up. Okay, Mio. Ang sunod na magtatanong ay si Hannah Jane Sancho. Hannah Jane, come in. Good evening po, Pastor. Good evening po, Mayor. Mayor, nanawagan ko kasi si dating Senator Antonio Trellanes na kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon, na hayaan po daw yung International Criminal Court na imbisigahan ng umanoy extrajudicial killing under your administration, kung talagang nagkaroon po ba daw ng crime against humanity. Ano pong masasabi niyo dito po at Mayor? Alam mo, Trillanes, dalawang tao lang sa mundo. Tao na walang prinsipyo. Palutang-lutang lang at yung tao may prinsipyo. Ikaw, wala kang prinsipyo. Kung saan-saan ka lang nagpunta. Kung ano-anong kausap pinapasukan mo. You do not have the simple lang yan, prinsipyo. Mm. Pag wala kang prinsipyo, ka sa tao. Mm. In the eyes of the public, you're that's true. Nothing but harapin mo ako. Tanong mo ako sa Dabao. Basta natulog ako, sabihin mo, gisingin ako. Magharap tayo. Si Gio na pa taas ang ano ng ating butihing mayor. Bumata siya, bigla. Pastor, we have to transition to another topic, which is very important. Sunod, thank you Hannah Jane. Ang sunod ay si MJ Mondejar. MJ, pasok. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, Pastor. Mayor, mayong gabi. Sir, kinumpirma po ni Misamis Occidental Governor Henry Uaminal na nagbabalak raw na bumalik ang mga sindikato ng illegal na droga sa Usamis City. Mayor, di ba po sa panahon ninyo inubos yung lahat ng drogista sa Usamis? Sir, ano pong masasabi niyo dito? Maraming salamat po. Sila yung nagbibigay ng hangin for the operators of Siaboto. Continue. Noon, kasi sa panahon ko, hindi nila niluluto dito. Kung tayo magbulahan, huwag mo nang bulahin ang Pilipino. Wala kang maipakitang maganda. Pero na lang kung sirain mo ang Dabao. So may suspect na ako, kung may magpatok-putok dyan ng granada, ikaw na yan. Ikaw na ang hanapin ko. Natignan ko, lahat na kayong PMAR, mag-isa-isa, magpatulong ka na, pati Philippine Army, nahanapin kita. Wala akong pakialam kung sino ang kasama mo. Kayong mga army, military men, mga kapgo, pagdating ng panahon, mag-abot man talaga yan, kung hindi na maiiwasan, kung ako ang mamatay, sure. Pero hanapin ka ng anak ko, sigurado yan.
Laban mo si Inday. Well, maliwanag na yung tanong mo, ano, MJ, ano? Itong sinabi ni Governor Henry O. Aminal, magbabalik daw ang mga sindikato ng illegal na droga sa Osamis City. Nung panahon ni Pangulong Duterte, wala na yan eh. Ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari. Pinahiwatigan na tayo ng ating butihing mayor. Thank you, MJ. Wala ka ng follow-up question, MJ. Last na lang si Jason Rubrico. Jason, pasok. Pastor, daghang salamat o mayong gabi, Pastor, mayong gabi, Mayor. Mayor, alam po namin na ilang beses nyo na pong ipaniliwanag ang kahalagahan po ng confidential funds. Pero itong mga makakaliwang grupo sa Kamara ay pilit pa rin pong naghahanap ng butas o ng mali. Especially kamakailan lang, Mayor, noong October 14 to be exact, inihain po ng mga grupong ito, kabilang na dyan yung kabataan, Act Teachers and Gabriela, itong House Resolution 1361 kung saan pinaimbestigahan po nila, Mayor, sa House Committees on Good Government and Public Accountability, on Public Accounts and on Local Government, ang 2.697 billion pesos na confidential funds ng Davao City mula 2016 hanggang sa kasalukuyang taon. Mayor, ano po ang masasabi ninyo dito sa hakbang na ginawa ng makakaliwang grupo dito po sa Kamara? Alam mo, kasali yan sa bilihan eh. Sila. Yung pag-surrender nila, yung kasama nila, kasali yan. Kasali yan sa mga 200 o 200 million na dinadaldan ninyo. So I wanted Davao to be peaceful. Para yung next generation, maganda ng uhay nila, maagaan. Wala ng gulo. Yes, Mayor. Sino ang nagbigay sa mga nasugatan mga sundalo? Ang binibigay, kahoy. Panahon ko na lahat, prosthetics. Lahat. Yung makalakad na, makaakyat na, makatakbo na. Magtanong ka ng mga sundalo. Magtanong ka ng isang sundalo. Huwag ka nang umabot ng general. Ako lang ang nagsabi sa panahon ko, yung kamay mo makagalaw ka pa at makabaril ka pa at makatakbo ka. Ilang sundalo na matay? Ilang pamilya na walaan ng tatay? Bilangin nga ninyo. Maraming salamat po. We have to, I'm sorry, but we have to move on to topic of... We are on time, pero may mga reaksyon na dito sa tinanong natin kanina. Payag ba kayo na tumakbong senador si former President Duterte? Eto, si Juan, may mga reaksyon yes, ng tao dyan sa'yo, no? Yes, pwede basahin ni Kati. Yes, masahin mo, Kati. Opo, Pastor. Meron po tayo sa ginawa po nating online survey kanina kung payag ba ang publiko na tumakbong senador si former President Duterte. Narito po ang ilang komento, Mayor, Pastor. Galing po kay Susan Martinez, liquidation na, yes na yes. Galing naman po kay Juan Ernesto Balbaro Fulia, Kongreso po sana para mabantayan yan si Romualdez and friends niya ng mga makakaliwang grupo. Ayon naman po kay Judy Barquilla, no, president na lang rin po pero wag na. Mas malaya si Tatay Digong as an ordinary citizen. Galing naman po kay Inday Ge, yes na yes. Kahit old na si FPRRD, marami pa yung magagawa para sa bayan. Puno ng tambaloslos. Galing naman po, Mayor. May I react? Alam mo, gusto ko. Iniisip ko rin, parang na... It's just the funds, eh, na baka. Pero ang problema, ang anak ko. Si Inday, si Pulong, si Basti. Pati si ang aking lang youngest. Kitty. Na sa second wife ko. Diyan yung nanay, oh. Ayaw.
yung mga ibang tao, former wife, you know, basito si Lito, they can give the advice, but ang importante sa akin, yung sentimento ng anak niya, hindi siya. That's the rule of my life. Anak lang. Yan lang man ang dugo ko kung anong ayaw nila. Kasi dapat magpahinga na daw ako. Tsaka paano kasi na patumba sa motor? Wala na talaga ako. Hindi ka na ako makamotor. Hindi na ako makalakad ng straight. Baka pagtawanan lang ako dyan sa Congress. Baka lang. Pero kung if there are compelling reasons. Wala kasi opposition ngayon. Yan ang problema eh. Walang opposition ngayon. Tahimik lahat. Tahimik ang media, tahimik ang radyo. Walang nagkikriticize ikimali man o hindi. Nobody's pointing at somebody or something which is not right or not good for the Filipino. Not necessary the president. Kaawa naman si Marco. Yung mga tao sa baba, their actuations, the way they perform their duties, wala yan.